Meron akong 10 signs dito para malaman ninyo kung spoiled brat ba ang iyong toddler. Very exciting ito kasi sabay-sabay nating aalamin kung lumalaki ba ang spoiled brat si baby. Pati yung baby ko, tara alamin natin. First, define muna natin ang spoiled or yung spoiled brat. Meron bang difference? The only difference lang daw is yung self-awareness tsaka yung entitlement. Itong spoiled brat, mas entitled sila. Pwede mong i-spoil yung baby mo eh. Pwede kang magbigay ng mga gamit sa kanya, pwede mong ibigay yung mga gusto niya, pero may mga babies talaga, or may mga toddler, yung mga lumalaki, na nagiging brat na talaga. So, tignan natin ang sabi ng Cambridge. A spoiled brat is a child who behaves badly because they are allowed to do or have anything that they want. So, nakukuha nila yung mga gusto nila. Tapos, yung behavior nila, hindi maganda. Another description or another definition of a spoiled brat from Cambridge is, sabi, someone, especially a child, who is spoiled, is allowed to do or have anything that they want, usually with the result that they behave badly and do not show respect to other people. So, yung word na respect, tignan nyo ha. Ibang dictionary naman, gaya ng Merriam-Webster, ang sabi naman sa isang spoiled brat, ill-mannered, annoying child. So, nakakainis, di ba? Pero huwag natin pahirapan ang sarili natin. Ang alam naman natin lahat na mas grabe ang spoiled brat. Hindi talaga pareho ang spoiled na bata at ang spoiled brat. Pwede dating spoil ang baby, pero huwag naman sana umabot na maging spoiled brat ang ating mga anak. Actually guys, kinakabahan ako sa topic na to kasi nung ginagawa ko tong content na to, meron mga signs or yung mga nasasabi ang anak ko na ginagawa niya din ito. Pero tingnan natin dahil 10 ito, check natin kung itong bang mga 10 na gawain na to ay ginagawa lahat ng iyong baby at ang baby ko. Diagnosis po ba ang spoiled brat? Actually, hindi. Kaya signs lang yung ibibigay ko sa inyo. Pero meron talagang mga behavioral disorder or behavioral problem na hindi ko na siya mai-discuss dahil hindi na kaya ng aking level of expertise. Kaya huwag na nating patagalin. Unahin na natin ang number one sign ng pagiging spoiled brat ni baby is yung lagi niyang sinasabi na, I hate you. Every time na hindi niya makukuha yung gusto niya. Kapag nagpapabili yan, kapag meron siyang gusto, pag meron siyang gusto puntahan, pag nagsabi kayo ng no, agad niyang sasabihin ng I hate you. Oh no, sinasabi din ito ng aking anak. Pero hindi lagi-lagi. After nun, kapag pinaliwanagan ko naman siya kung bakit ako nag-no, nasabihin naman niya is sorry. Pero kapag talagang lagi niyang sinasabi ito, ma-pride siya, hindi pa siya nag-sorry, ang lagi lang niyang sinasabi is I hate you, yan, sign po yan na spoiled brat si baby. Number 2 na sign, they do not say thank you. So, hindi sila masyadong nag-appreciate sa mga things na binibigay ninyo or sa mga bagay na ginagawa ninyo para sa kanila. Hindi sila na-appreciate. Like for example, pinasyal niyo siya sa isang pasyalan, hindi niyo nakikita na masaya siya, or meron pa siyang gustong gawin kahit nag-effort na kayo. Kasi yung mga 2 years old, nakaka-appreciate na sila ng mga bagay-bagay. Bili mo lang sa'yo ng balloon, or ipapasyal mo lang sila sa labas, or may gagawin ka lang sa kanila na nakakasaya, hihahag ka nila. Pero mga spoiled brat, naghahanap pa sila ng kung ano. Naghahanap pa silang hinahanap. Because they just focus on the next thing they want. Kung meron kayong binigay sa kanya, after ilang minutes, maghahanap. How about ganyan? How about this one? Kung may binigay kang laruan, and then, ang gusto pala niya is yung limited edition, parang gano'n. If your child cannot express gratitude, it is a sign that they feel entitled to what is done for them, and the things that regimented them. So, itong attitude na to, parang I deserve this, yung laging nasa mindset niya. Number 3 na sign, yung tantrums po niya umaabot hanggang 30 minutes. Ang normal po na tantrums ay umaabot lang at least 15 minutes. Sige, bigyan natin ng time hanggang 30 minutes. Pero sa mga libro, hanggang 15 minutes lang yan. Pero pag umaabot na more than 30 minutes, sa orasan ninyo lagi-lagi ako nag-tantrum si baby. Orasan ninyo, wala pa kayong gagawin. Hayaan nyo lang siya mag-iyak. Hayaan nyo lang siya mag-solo or mag-sulok dyan. Mag-face the wall. Mag-lean on the wall or mag-kiss na yung floor like ginagawa ng baby ko. Yan, yung tantrums niya, mahilig siyang mag-kiss ng floor, which is binabawalan ko naman.
Pero hindi umabot niya ng 15 minutes. After 1 minute na walang pumapansin sa kanya, umakyat siya. Ano, tumatayo siya mag-isa. Pero yung baby ninyo, kung umabot ng more than 30 minutes yan, sa SM, sa mall, sa Jollibee, or sa school, or kaya sa bahay ninyo, sign po yan na spoiled brat siya. Sila yung mga bata na they cannot handle hearing you say no. So kapag no na, tantrums na yan. Tapos sobrang tagal. Number 4 na sinasabi ng baby at sign nito na spoiled brat siya, yung word na, or yung phrase na what about me? So lagi niyang sinasabi yan. Kasi nga, feeling entitled sila. Kapag may kapatid yan, o kaya may kalaro, tapos may binigay ka dun sa kalaro, o kaya nag-hug ka sa kanya, or meron kang ginawa dun sa kalaro or sa brother and sister niya, ang kasunod na sasabihin niya is, what about me? Kasi nga gusto niya, kasali siya or pati siya nabibigyan. A spoiled child is always thinking only himself. Everything is about me, my needs, my wants, my cravings, because they develop superiority complex. Kasi dapat sila yung laging nasa tuktok. Tapos hindi pa sila sports. Kung naglalaro man si baby, yung mga toddler, no, pwede na silang mag-engage sa sports. Or kahit anumang laro yan, ang gusto nila lagi silang nananalo. Fifth sign na spoiled brat si baby, ang yung toddler, they love bribery. So may suhol. Kailangan bago nila gawin ng simpleng task, meron munang suhol. Meron muna kayong gagawin or may meron muna kayong ibibigay. Simpleng pagligo, kailangan may chocolate muna. Simpleng pagkain, kailangan may TV muna. Naku, parang ganito yung first baby ko ah. Simpleng pagligo, yon kailangan meron mo nang gawin or meron mo na kayong ibibigay. Yun ang tinatawag na bribery. I-assess nyo kung ganun din si baby ninyo. Kasi ang baby ko, hindi naman lagi-lagi, pero may mga times na marunong siyang magmanipula at marunong siyang mag-bribe nga. Minsan, kapag naiinis ako at hindi ko na talaga siya mapasunod, oo nga, no, minsan ginagawa ko yun, pero hindi araw-araw. So, kayo din, mamiya, hindi kasi tayo perfect eh. Minsan, no, gagawa din natin yun, yung may sunghol tayo, sige, pupunta tayo ng ganyan kapag ginawa mo ito. Minsan, kasalanan din natin. Pero sana, hindi natin ipaabot na laging ganon. Which is, number 6 sign, they never offer help. Wala kayo narinig ever na, I want to help you or tutulungan kita. Kasi, as early as 3 years old, they know how to offer help. Pag nakikita ka na niyang kilinis, o kaya nagliligpit ng toys, o kaya may binabuhat ka, sometimes they do offer help na, Mommy, I want to help you. Kahit yung alam mo, gusto lang niya maglaro. Yung mga spoiled brat na bata, hindi talaga sila tutulong. Pag hindi mo na alis itong ganito, kapag teenager na siya, mahirap silang utusan. Sana, alam niyo na sa kanila yung vocabulary na help. Kapag magliligpit kayo ng mga toys, sabihin nyo, baby, do you want to help me? Do you want to help mommy? O kaya, you help us, clean your toys, clean up your mess, yung mga ganon. Next sign na baka naman spoiled brat si baby is, ang lagi niyang sinasabi, I need, yan. I need this, I need the toy, kahit hindi. Alam niyo, paano niyo puputulan yan? Kailangan niyo lang i-explain kay baby ang difference ng need at saka no want. Kaya nung in-explain ko yan kay Gib, yung sa first born ko, hindi na need ang sinasabi niya. I want. Ayan. I want na lagi. Because I just want to have fun. You just want to have fun. Yeah, because mama is ready sleeping because I like that. Kapag si baby, lagi niyang sinasabi ang I need at 2 years old to 3 years old siya. Kasi ang 1 year old, hindi pa natin yan ma-assess na spoiled brat eh. Hindi pa sila masyadong nagmamanipulate. Ang mga 2 years old at pataas. So yan, sinasabi nila yung I need to go there, I need milk. Yung milk okay lang kasi hindi naman talaga yung nila yung milk. I need that toy, I need that thing, I need to watch that, I need cell phone. Na lagi-lagi, that's a sign na baka spoiled brat's baby. Eighth sign, ang lagi niyang sinasabi is, that's mine or it's mine. Yan. Normal lang sa bata,
or sa mga toddler, lalo na sa mga toddler, ang nagsasabi ng it's mine. Sabi nga sa isang libro, baka mas matutunan niya or mas una niyang matutunan ang phrase na it's mine kaya sa sarili niyang pangalan. Pero kapag sa playground, nangingibabaw ang baby mo na lagi niyang sinasabing that's mine, tapos nakikipaghila pa siya, sign po yan na spoiled brat si baby. Toddlers have primitive impulses like grabbing toys, biting, hitting to express their feelings. They all do it, but when your child is the biggest offender in the playground, she or he may be a brat. Yun yung mahirap. Kung ikaw yung bully among the rest, kailangan na pagsabihan si baby kahit toddler lang yan. Kailangan na putulin. Sabi nga naman matanda na kailangan putulin ang sungay. Number 9. Baka spoiled brat si baby. Lagi niyang sinasabi ang I am bored. Ako, may point na naman ng anak ko dito. Lagi niyang sinasabi to. Mula nung nalaman niya ang vocabulary na to. So, sa mga babies ba ninyo, lagi niyang sinasabi ang I am bored lagi, ha? So, meron na siyang ginagawa, nanonood na siya, meron na siyang toys dito, meron na siyang toys dito, meron pa siyang laruan sa harap, nanonood pa siya, ang sasabihin pa niya, I am bored. Yun. Sign po yun na brat si baby. He always complain of being bored, he gets one toy and immediately moves on the next item he has to have. So, hindi siya nasa-satisfy sa kung ano man ang meron sa kanya. Kaya nasasabi niya lagi na I am bored. Last sign na baka naman spoiled si baby is do this at public. Get up off that floor. I'll help you get up. Don't you make me tell you again. I am not gonna tell you twice, okay? Ganyan po ang ating last sign. Medyo nakakaya. Yung iba ginagawa nila yan. As I said, yung tantrums umabot ng more than 30 minutes. Tapos meron ng destructive behavior. That's a sign na baka spoiled brat si baby. At pwedeng sign din po yan or indication na ma-refer po siya sa isang child psychologist for a possible therapy. Kasi baka hindi na lang yan pagiging spoiled brat. Baka meron siyang behavioral disorder. Don't worry, mommies. Dahil itong sign na to ay para naman sa mga toddler. So, kung toddler pa lang yan, madali pa yan. Madali pang putulin ang tinatawag nating sungay. So, huwag na natin paabutin na umabot ito hanggang mag-school na siya. Kasi kapag ano na sila, kapag more than 10 years old or more than 7 years old na sila, doon na mahirap i-train si baby or bigyan ng lesson. So, pag maaga pang ganyan, at very young age, nalalaman natin na baka pinapalaki natin yan si baby na spoiled brat, tayo na po ang gumawa ng paraan para matigil niya po yung ganyang behavior. So, ano lang ang aking take-home message dyan? Be consistent. So, kung meron kayong babaguhin na routine ninyo, mga mommies, kung no iPad talaga, no iPad, be consistent. Kahit umiyak po yan, kahit saktan niya yung sarili niya, basta nandyan lang kayo, be consistent lang talaga. Kung nakatulong po sa inyo to, please do like the video, share the video, and don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Paalam!